ito, hindi naman pwedeng sa lahat ng oras isama ko yan. Pag meron ako mga laki, hindi pwedeng lahat ng oras isama sila. Hindi ka, hindi ka itong ako, ako masama sa inyo doon sa inyo. Sa? Kahit isang linggo. Kayo nga muna ang mag-ayos, te. Kasi pakikita na doon kayo, kung hindi mo kayo magkasundo, wala rin mangyayari. Kailangan mag-ayos kayo. Dito pa lang okay na yan. Yun ang dapat mong ano, ikaw talaga ang dapat mag-adjust. Kailangan, kung kailangan mong pakumbaba, magpakumbaba ka. Anak mo yan eh. Good afternoon po sa lahat. Kakalingap. Yan na pa, so good na naman tayo dito kay ano. Kaya MJ. May balita na naman ako na ano, malala na talaga. Kung kailangan pa ba nating tumuloy? Hanggang dito na lang tayo. So yun, nandito po tayo mga kalingap. Ayan po, mga kalina. Ay, nakapadlock. Nakapadlock. So nasa loob lang siya nakakulong. Ha? Nasaan? Tulog. Tulog? Tulog, kawawa naman si baby. Ilga, please. Baita. So nandito po tayo ngayon at siguro ito na yung huling update natin dito kay MJ kung anong mapag-usapan namin ngayon ng mama niya. Yung TV, yung TV daw sira. Yan, pati nga yung upuan daw, yung upuan. Lahat daw pinagsisira yung mga gamit. So hintayin lang natin yung mama niya kasi nasa barangay daw po. Umano na naman siya? Umalis na naman yan? Sinira na yung mga gamit ninyo? Hindi magno. Hindi man kung mapinapaya ka makalabas kung magsaan yan. Dito ka lang, huwag ka na sa mama, magalit si mama, dito ka lang sa labas, kami lang sa loob. Mamaya na, tayo mapasok. Saan ba? Yan. Yan na. Saan siya lumadaan? Doon, kinira nga yung may papa niya. Jane! Ika na! Ha? Lumabas na dito. Sana bibisita kami na. Hindi ko sayo magkakanta na. Tumayo ka diyan. Jane. Tumayo ka diyan. Ano? Dika na. Kaya at meron akong ano, meron akong itatanong. Tuto ka sa labas. Na? Bilis ka dalit mo. Asira din yan. Asira na yan, TV. Mung isang linggo. Bakit nasira? Anong ginawa niya? Binusan ng tubig. Jesus. Ano mo balita atin dun sa ano? Sinabi kong sa kadlan. Dito. Tawag na si mama. Tawag na si mama yung mama. Kakan. Tawag na si mama. Tawag na si mama sa mga kakan. Singin mo. Tawag si mama. Yan na yung sa diri niya. Payat-payat na. Hayo ko magkakan. Makakanda. Makakanda ka mo. Nandiyan na. MJ. Rat, gagala tayo. Ano ba ganun ko? Babangon ka nga muna. Why are you here? Babangon ka na. Hindi ka nainitan dyan. Ang init-init, nakakumot.
Diyan dito sa labas. Bilit. Ano? Pera ka ba? Ano mo sa labas? Nakakasilaw. Baka magpunaw ako. Sinira mo pala yung mga TV, ang TV ninyo, sinira mo. Ba't mo sinira? Ay! Ba? Bigay mo na lang gamot mo doon kay Marie. Hindi mo naman iniinom. Ha? Ano? Tapos, nag-inom na ako ng anti-psychotic. Psychotic yung narinig ko. Bakit nag-inom ka? Ngayon, nung ininom ko yun, naramdaman ko yung sarili ko. Tapos, totoo, ganun ko naramdaman. Bakit uminom ka nun? Ba't ka uminom? Ba't ka uminom? Dati nakating ako sa kanila. Usapan nila yun. Usapan nila yun. Ate, alam niyo daw kung anong kung nasan ng kanila. Oo. Tapos po, umunod kami doon. Nakaban ba yun? Nakaban kami. Yung delay siya. Yung demonyo yun. Tapos yung isang demonyo. Kasama yun. Ang demonyo? Tatlo. Anong demonyo? Parang yung driver pang lima yung pang ano. Iinom ka lang naman kasi ng gamot eh. Bakit kailangang pahirapan eh. Di ka naman dapat dalhin sa kadlan. Iinom ka lang ng gamot. Ano ba kasi ang naging, sabihin mo ko, ano ang naging problema, bakit ayaw mo uminom ng gamot? Ha? Ano bang problema, bakit ayaw mo uminom ng gamot? Ha? Anong problema? Bakit? Iinom ka lang naman ng gamot, bakit ayaw mo uminom? Anong problema? Can you respect me? Bakit nga ayaw mo uminom? Ano? Payat mo na oh. Hindi ka na ano sa katawan mo. Butot balat ka na. Ang dami ko kasi alas 2 lang bago mag alas 2. Ano? Hindi ka pa daw kumain. Hindi ka pa daw kumain. Butot balat ka na nga eh. Mas payat ka pa nung una. Nung una tayo nagkita, mas payat ka pa ngayon. Kumain ka na kasi. Anong nito eh? Ano yung decision nyo dito? Pagka kuprana na yung galing ngayon doon yun. Pagka kuprana ninyo? Yung gamot. Gabi-gabi. Bright shield. Mag-inom sana ng gamot yan. Hindi yung dadaling doon. Kaya nga. Sabi, tinatanong ko nga siya. Ano talaga ang problema? Bakit ayaw niyang uminom ng gamot? Ano bang problema? Iinumin mo lang naman ang gamot. Di ka naman malalason. Nilalaso namin. Kung laso niya, nipatay ka na tagal na. Kaya may gamot, may pagkain, di ba nakakain? Sabihin mo, anong problema? Bakit tayo mamamin ng gamot? Sabihin mo. Tok. Ha? Marami dito mga ganyan sa kanya. Hindi inom ng kusa. Siya malang hindi. Bakit? Anong problema? Bakit tayo mong uminom? Paano kung malalaman ang dahilan kung hindi ka nagsasalita? Ano sa anong dahilan?
Pwede kami inom ng gamot. I don't know. Ayaw mo ba nung magaling ka? Ayaw mo? Ha? Ayaw mo ba nang okay ka? Nakakagala ka? Ayaw mo nun? Ha? Ayaw mo? Kasi ano na to? Kung ganito, huling punta ko na to dito. Hindi na ako mag-up kasi maraming nag-update ng unang balita sa'yo. Hindi na ako pupunta dito. Last na to ngayong punta ko dito. Kasi nga, sinabi rin naman ni Doktora sa Kadlan. Ngayon, hinihintay lang ninyo te, ano te? Hinihintay niya lang yung magkakupra kayo. Kumain ka na dyan. Ay, mga ta. Ano mo sa dati ng holy water? Ano? May gusto lang sila sa akin ng buo. Gawin nila akin. Matakot sila sa karo. Ano na? Hindi, baka nakafocus. Kasabi niya yung mata. Baka mamamatay na yun. Sino kaya gusto niya? Kanya ba nakita mo? Tanungin niyo siya. Tanungan kayo ba may gusto kong sabihin? Sira-sira ba ako sa mga yun? Pag pinabayaan mo yun sa labas, sige nilakan. Ngayon, magkwento ko. Diba may dumating na aeroplano dito? May gusto kayo, Doktor? Gusto mo mangontrol? Kumain ka na. Noong lumalangoy ako, kung di pa ako dinuluhan, hindi ako makaka-uwi. Babuntis ako dito. Pumunta ako sa ilaw. Anong ginawa niyo doon? Basta sumigaw ka. Gusto mo matakot? Tuon ka. Hindi mo kami anak. Kaya sumasagot. Ngayon, may gusto ka doon. Doon ka tumunta. Huwag yung tulong ka pumunta. Diba? May mga anak ka dito. Di ba kayo tulong? Ano kung batas niyo? Dala kong ginagawang mali para ipakunayin sa mga utak nila. Pag nga gusto nyo ma-meet, go! Who are you? Ngayon, yung 10,000 po, tingnan ko. Yung 10,000 na sinabi niya sa akin, narinig ko yun. Ito, 10,000 na pangas. Galing-galingan natin. Tapos, gusto ko siguro nila, yung nabawas doon, pagtrabahuan ko agad. Wala naman kasi pag nagtrabaho ko dito, wala nang pera na dating, di ba? Diba? Ngayon, hindi ko niniling. Kinuha yung sa akin siguro. Diba? Lahat siguro na nagmamahal, pinapatay. Kaw ko yun. Hindi ko naman problema. Tapos na ako sa problema ng mga hayop. Wala naman problema, diba? Ay, isipin ko kayong na-rape ako. Doon ko isipin. Kaya mag-control ah. Wala akong ginagang mali sa buhay dito. Tapos ka lang. Diba? At ngayon gusto nyo may sumumpa, tanong-tanongin ko. Kukuha, di ba, pinistrate mo yung buto ko, maganda sa pakiramdam. Yung babaeng to, hindi ko pinakalaman yun dati. Gusto nyo mag-trama ako, aba, madamihin ko. Ano kaya ang feeling ng Thailand ngayon? Di ba, ang tapang niya? Ano ibig sabihin nyo nung 19 na hindi ako nagbuhat? Di ba? Di ba kasama ka sa simbahan dati? Ang tapang man maloko, ano? Pag nalaman-laman kung may kinalaman kayo sa COVID. Tandaan nyo, ang katangahan ng isang tao, marunong. Pero pag binanggaan nyo ako, kayo na magsabi ng COVID, iba din yung pinarating. At gusto nyo, napapamak ko lagi. Tingnan natin kung anong batas dito sa langit. Papanggap mo lang, okay natin. Yung kanina tumingin na walang pakialam. Gusto nyo ba, kahihintay nyo? Gawin natin. Sige na, gawin natin. Inaalam nila eh. Gawin natin. Nung nakita kita, diba na-inlove ako? May na-inlove. Nagustuhan ko yung... Hindi natin ang buhay. Hindi natin malas. Kamalasan ka na. Maya. Kasi nung nakita ko, diba nakita kita? Kaya natin. Diba, totoo? Nung nakita kita, diba totoo? So what is happening? Diba? Ngayon, di ko lano. Kaya naman magsalita. Baka nakakahiya eh. Naririnig pati kasi talaga siguro ng mga Tagalog ko doon. Nakapasang ba yun? Kaya pangalan niya. Bigyan din natin. Ano naman yung 10,000? Ano yung 10,000 na sinasabi mo? Ha? Ano yung 10,000? Walo.
Sabi mo 10,000 na binigay. Sino nagbigay ng 10,000? Inutang yun. Sino ang utang? Si Baka Jaworski. Nasaan na yung binigay ko sa yung ano? Yung singalong? Ha? Nasaan na yun? Yung kasi diba may binili kang speaker? Nahulog na yun. Nahulog na. Kalita ko na yun. Baka. Nag-ingat ka. Sira na. Yung ano, yung magic sing na sana. Ko alam, baka nga tinago nila. Ay, may kantao ngayon na. Nagumigit ako kanina. Ngayon, magkasa siyang gawin. Di ba buong buhay, di naman talaga naging nanay? Siguro nung pagsuka ng bata, ginawa niya ng mali mo. Baka talaga ayaw na dito. Pati mo kasi kunin. Kunin na yung mahal mo, baka mamamatay na. Tignan natin ang June, Hunyo. May mata siya. Kumain ka ng kanta, pero yung ganda din naman ng gamot. Isip natin. Vitamins. Di ba nag-number stop ako? May kinuha. Anong gusto niya nun? Hindi na kaya ng kanin. Ngayon, di ba naririnig mo? Kumain ka muna. Kumain natin. Kampanin mo yung vitamins. Kain ka muna. Di mo nakita yung pagkain. Ayun na! Ano, sana ka na. Lamisa. Di nga tinuro eh. Di ba? Puto, ang pagkakan mo. Kumakan ka na. Enjoy it. Pero we like it. Kumain ka muna. Bigyan mo pagkain, te. Eh, mayroon din yung bing-bing maluto. Ready po, ma'am. So, baka huwag tumalagin eh. Para ka ng ano, kalansay. Payat ka na. Magpasubok, magpasubok ka pa? Ayun yun, dagdagan na yung sabaw. Dapat kumain ka lagi. Hindi ka man inom ng gamot, kain ka. Kahit di ka umiinom ng gamot. Sabi ko ano, maski di ka mag-inom ng gamot, kung kakain, may sibang gusto ko. Saan pala to? Bango. Nangarawta ng pagkakan yan, malagin din yung magkakan. Huwag mo yung paminta. Uminom ka na ng gamot? Kahapon. Uminom ng gamot o kahapon? Te? Oo, inumin mo kasi ang gamot mo. Oh, my goodness! Ganaan naman ako. Hindi mo kailangang... Lagang kong tubig. Ayan o. Saan ka punta? Inumin mo yan. Hindi mo naman kailangang dalhin sa naga eh. Hindi mo kailangang dalhin sa naga. Uminom ka lang ng gamot. Ano bang mayroon sa gamot yan? Ba't ayaw mong inumin? Ano ito? Huh? Ito yung sa ano? Ito yung sa Babyur? Inumin mo na! Babyur? Inumin mo na yan. Anong tawag dito? Vitamins yan. Vitamins? Wala namang letra! Inumin mo na. Yun pa isa. Pagkaluto ng kain ka o inong malatagas pa may pangang. Ito, te. Diba dahil sa kadlan? Ganyan din, ibibigay doon gamot. Kaya nga, ibig sabihin, parang matutukan siya kasi dito hindi naman matutukan eh. Pag nandun siya sa kadlan, pagbalik dito at okay-okay na siya, saka ko ituloy ito. Oh, huwag kong paglaruan. Walang pera. Saka ko ituloy yung ano, saka ko ituloy yung gamot niya. Marami pa naman gamot yan? Marami yan kasi ang dami nun. Pang 3 months yun eh. 3 months yung gamot. Hindi. O, 3 months nga yun. Diyan hanggang January pa yun eh.
Pagdating sa kadlan, yun din ang ibibigay nyo gamot. Ang kaya lang naman ang purpose dalhin sa kadlan yun, para matutukan yung gamot, na hindi naman dapat abot dun eh. Kasi dapat tutukan mo siya. Ikaw ang pag-asa niyan eh. Kailangan tutukan mo siya. Tagal na ako nag-aawatos kayo, kaya sabi mo baga, pag hindi, sunod, gagapusin. Kagabi, sa mga kagabi, tika sa ulo, dala-dala ng tali si yung kapatid niyan. Hindi nga nag-inom gamot, gagapusin. Buti nag-inom. Yan nga, walang palilapat yan kasi sayang yan eh. Boya? Pag pinali kasi yan, wala rin. Wala? Tignan mo yung pinsan mo, ang taba na. Ano Marie? Pinsan ko? Si Ana Marie, ganda yung katawan, mataba na. Pinsan ko. Mas maganda ka dun. Ew, ew, kaya wow, ano ka na sa sarili mo. Pag anong gamot. Mag-iinom kang gamot. Kasi si Annalisa, ay si Marie, tinutukan ni Annalisa, tapos mama niya ngayon. Ngayon, mama niya nandun. Si Annalisa naman ang trabaho. Si Annalisa katulungan dati doon. Extra-extra siya. Pero kailangan kasi tutukan lang siya, te. Sinasabi na pinapainom mong gamot. Kailangan mo talagang tutukan kasi kailangan nyo ng magandang relasyon mag-ina. Relasyon? Kasi pag wala kayong magandang ano, walang mangyayari. Ikaw naman, dapat sumunod ka. Hindi ka marunong sumunod. At galit ka ba kay mama mo? Tanong mo kasi siya. Ngayon ko lang phone, dadasya mo doon. Mahina ka pa. Kaya nga galit ka sa kanya. Galit ka. Tanongin mo nga kasi. Dardaritso, oh. Kamalito, oh. Oh. Kano ba? Ikaw ang tinatanong ko. Anong galit mo? Ano ang galit mo sa kanya? Ba't hindi ka marunong sumunod? Oh, ikaw ang tatanong ng ganun? Ang galit ko kasi, siguro masama siya. Paano naging masama? Kung masama siya ina, dapat pinabayaan ka na. Bakit hindi niya masagot-sagot eh? Masama ko yun. Oh! Sumasagot agad. Hindi ka na nag... Yan behavior na hindi niya alam. Ikaw matigas ang ulo mo. Matigas ang ulo mo. Matigas ulo ko? Sabi sa nabalitaan ko, saan ka mo nagkahaling matigas ang payo? Ba? Oh. Sinasabihan ka matigas ang ulo mo. Kasi kung marunong ka lang sumunod, hindi naman... Walang ganyan eh. Walang ganyang mangyayari. Look at what happened. What happened to Ziva? Kung marunong kang sumunod, hindi tayo aabot sa ganun. Nadalhin ka sa kadlan. Kabaka kadlan lang ito? Di ka naman dalang kailangan dalhin sa kadlan eh. Inumin mo lang yung gamot. Di ka kailangan dalhin sa kadlan. So yan ang gusto mo. Doon ka lang. Nakakulong ka doon na may nag... babantay sa iyo, laging may nakabantay sa iyo ng gusto mo. Hindi na tutuloy yan. Iiwanan ko 'yan doon. Pag dinito ko 'to, bigyan ng gamot dito. Oh, walang mag-alaga sa iyo doon. Ha? Gusto mo 'yung ganun? Wala man nang talaga nag-alaga siguro, 'di ba? Kung dinadala ko doon. Pati speaking ko, gusto niya 'yung sirain. Balos sa mata niya. Sana bulag sa mata niya ulit. Ako ba kasama diba? Mo doon sa hiling ko tayo? Ah, sa ano mo lamwe? Si pagbutog niya, nakaulay, muda ah, siya ning linggo. Diba? Naglawas niya, nasusubog gayon. Ano maintindihan niya? Ano Tagalog? Tagalog yung sa Tagalog, hindi mo narinig. My mind is not good. Pero mangyayari dito eh. Basta yun ay, di ba, dalawin sa kadlan. Babalik ako sa support niyan sa gamot pagkagaling ng kadlan. Pag medyo okay na kayo, dapat kasi maging okay talaga yung ano ninyo, maging okay ang relasyon ninyo ni MJ. Kasi hanggat ganyan kayo, di parang hindi kayo nagkakasundo, walang mangyayari. Kailangan talaga ng tutukan siya. Papainom ng gamot. Yun lang naman, wala ka nang wala, may trabaho ka, di ba? Wala. Yan dito lang, sagit-sagit na sa extra. Pag napainom mo siya sa gamot, saka ka umalis. Hindi naman, tuwing umaga lang naman yun eh. Mahapon lang. O, tuwing hapon. Tuwing umaga mo lang siya painumin. Di, painumin mo siya bago ka umalis. Come on, iba. Kasi, tinanin mo si ano, tinanin mo si Annalisa na tinutukan si, ano Marie, tinutukan ni Annalisa. Tinutukan ng mama niya. Ang galing na ni ano ngayon. Ano Marie, ang taba pati. Napanood nga nila yung video mo huli. Nagtataka nga sila, bakit ganun na naman si MJ. Sayangan ang gamot, hindi nakatabi. Paglilinis ko, hindi nakatabi yung ano. Ay,
ano mo siya, i-comfort mo siya. Imbang iparamdam mo sa kanya na ano, nag-aalaga ka sa kanya. Kasi hanggat hanggat hindi mo yan, hanggat hindi niya maramdaman na may concern ka sa kanya, hindi yan ano, ikaw ang pag-asa niyan. Ikaw ang, kahit dalhin mo yan sa doktor, kahit magpa-counsel kayo, ikaw ang ano dyan, ikaw ang pag-asa. Ay, ganun talaga. Intindihin na siya kasi may problema siya. Siya may problema. Hindi tayo ang pwedeng mag-adjust. Ay, tayo ang mag-adjust kasi siya may problema. Hindi naman kailangan dalhin sa kadlan yan eh. Painumin mo lang ng gamot. Isipin mo kung nasa kadlan, gastos yan. Gastos yan. Yan yung pagpunta namin doon. Libo. Gastos yan. Tapos, kailangan... Ganun din naman eh. Pagdating doon, may magpapainom nga lang ng gamot. Yun ang kaibahan. Kaya nandun siya. Kaya... pinapainom lang siya ng gamot doon eh. Hmm. Yun ang kaibahan. Eh dito, kailangan naman na. Pwede naman gawin dito yun. Hindi na kailangan makarating ng kadlan. Kawawa din yan pag nandoon. Kasi pakiramdam yan, nakakulong siya. Oh, kulong. Pati mabantay. Oh. Kaya nga, dito pa lang sa inyo, iparamdam mo sa kanya na mahalaga siya sa iyo. Yung bang maramdaman niya na mayroon siyang mama na nagmamahal sa kanya, hindi man siya ma... hindi yan agad maano eh. Siguro meron siyang, kung meron siyang masamang loob, masama loob niya sa'yo noon. Pwede nga niya pinapalabas si yung ama ng bata. Hmm. Diba tulad may mga nabanggit siya noon. Yung na-rape daw siya, parang ang kwento niya, parang hindi niyo siya pinakinggan. Parang yun ang sama. Sabi lang kasi siya, nung malaki na siya, nung nagbuntis na dyan sa una niyang, yung nakunan siya. Saka siya nagsabi noon. Kaya nga, yun yung... matagal ng panahon. Yun yung hinanakit niya sa'yo. Ngayon, yun yung gusto niya bang, siguro gusto niyang mapunan yon na time na yon na wala kayong magandang relasyon. Siguro yan ang hinahanap niya ngayon sa'yo. Kailangan yan eh, iparamdam mo sa kanya na mahalaga siya sa'yo. Kahit ganyan ang ugali na, ano mo na lang, ikaw ang mag-adjust. Oo, i-adjust na namin. Kasi talaga, hindi talaga yung kailangan dalhin ng kadlan. Pwede nga yan sa bahay. Ang inaano ko nga kasi, pag nasa bahay, magiging okay yan. Pag binalik ko dito, yung gano'n na naman. Kasi pag nasa bahay siya, okay naman siyang mga tao doon, mga kasamula. Gusto nga niya para, ano, yung palagi naglalabas. Hmm. Yan nga, ipaliwanag mo sa kanya. Pag yan, okay naman na siya, wala nang problema yan. Kahit saan siya magpunta, malaya siya. Ikaw ang mag-ano sa kanya, ikaw ang mag-counsel. Kung gusto nyo, maghanap kayo ng mag-counsel. Pa-counsel natin. Kasama ka doon. Kasama kayo ka-counsel doon. Kasi ikaw ang involved eh. Kayo ang mayroong hindi magandang relasyon eh. Mag-ina kayo tapos hindi magandang ano ninyo. Kayo madalawa pa rin yung counsel doon. Magbabayad tayo sa counselor kung sino man yun. Sa ano din yun? Sa DSWD. Pupunta tayo sa DSWD. Sa MSWD. Iano kayo doon, sila ang mag-assist niyan. Base yan sa mga napapanood ko sa mga palabas kay Tulpo, mga ganyang kaso. Counseling doon, counseling lang din yan. Kasi si MG, pag nakaramdam yan ng pagmamahal, pagpapahalaga, mawala yan. Bakit sa bahay? Sa bahay, okay man siya sa bahay. Ano yung sa mama ng bata, pwede yan, patulpo? Ganun. Yung? Tulpo. Eh kayo, una sa inyo yan, kung ano bang, may problema ba? Meron bang pagpapabaya o ano? Hindi sabihin ko, huwag na siya dito magpakita. Kapag siya pag nakikita nito, ibang isip. Eh, hindi, di mo naman pwedeng ano yan, kasi taga rito siya. Hindi mo naman pwedeng try yung gumawa ng ano, kumuha ng, kung ma-issuehan kayo, yung parang restraining order sa barangay, kung pwede, pero wala akong alam dyan. Kasi ang mga ganyang ano, parang restraining order lang yun. Parang temporary ano siya rito. May issue sa inyo. May issue ang barangay na ano, TRO. Na pansamantalang lalayo siya dito. Kung mabibigyan kayo, di ko alam kung paano eh. Wala akong alam sa mga ganyan. So yung gusto nyo na malayo yung lalaki dito. Hindi. Ito garito yan eh. Daiwa lang yan dito. Purong taga rito. Sa barangay, itanong nyo sa barangay kung paano. Kung yan ang dahilan, eh, pwede na sigurong itanong sa barangay kung sinong mga officials dito na pwede nyong pagtanungan. Tanong nyo din sa, may ano ba dito? May MSWD ba rito? Ano lang?
social worker? Ayun nga, oo. Tanong nyo. Tapos isanggunin nyo rin yan. Isanggunin nyo kung ano ang sasabihin sa inyo ng ano, ng social worker. Na ganyan nga. Eh, sure ako ang sasabihin niyan. Ikaw din ang makakalutas niyan. Ikaw lang talaga, te, kasi nakikita ko rin eh, na pag nasa bahay siya, okay siya. Okay siya makipagkwento. Pag nasa bahay okay, siya. Okay man kami dito nung hindi pa siya namin kinukulong yan. Kaya di ko kami palayas ta. Mauwi. Hindi na nakakain kung saan. Nagtambad na siya sa ilog. Kaya buti pa nandito. Doon ba kailan? No? Pwede yan doon sa kapatid mo? Kung papayag sila? Sana marin. No, doon siya. Payag ba siya? Payag ba? Kausapin niyo kapatid niyo kung pwedeng doon siya para lumayo siya rito. Doon, doon sila. Anuhan natin ang gamot yan. Kung hindi mo kaya talaga, try mo kausapin yung kapatid mo. Baka sakali. Siyempre, pagkain niya yun doon. Hindi, wala mang problema sa pagkain eh. Kasi pwede ko namang supplyan niya ng pagkain doon. Kausapin yung kapatid mo. Kung pwede. Kasi nga yun ang balak niya, ang malayo sa lalaki. Kung yan talaga. Pero, palagay ko hindi rin eh. Nasa inyo talaga ang problema. Nasa inyong talaga. Oo, nasa bahay. Kasi kami, meron kami mga lakad. Si Merling, tulad nun, si Maria nasa Ligaw. Umuwi si Maria. Dalawang araw. Problema nga doon ako paano kami aalis. Kasi minsan maulan. Hindi ko nang pwedeng iwanan si Merling sa sasakyan. Tatawid kami ng palayan. Tumawid kami ng palayan. Gapang-gapang si Merling. Hindi ko nang pwedeng iwanan sa sasakyan. Baka mamaya kung anong gagawin. Kaya kailangan si Merling. Mayroon talagang bantay. Kasi si Mariano nasa Ligaw. Malis. Kaya problemado ako pag walang bantay si Merli. Ito si Merli naman, hindi man matigas ang ulo nun, masunurin yun. Ito, hindi naman pwedeng sa lahat ng oras isama ko yan. Pag mayroon ako mga laki, hindi pwedeng lahat ng oras isama sila. Kaya hindi talaga siya pwede dun sa bahay. Pupunta siya ron kung mayroon lang, ano, may mga activity, may mga event, ano, okasyon. Pero yung, hindi mo na siya rito. Kasapin mo kapatid mo, baka sakali. Hindi kaya kung pwede kaya kung ako masama sa inyo yung doon sa inyo. Sa? Kahit isang linggo. Kayo nga muna ang mag-ayos, te. Kasi pakikita na doon kayo, kung hindi mo kayo magkasundo, wala rin mangyayari. Kailangan mag-ayos kayo. Mag-ayos kayo, hindi na kailangan pumunta sa bahay. Dito pa lang, okay na yan. Yun ang dapat mong ano. Ikaw talaga ang dapat mag-adjust. Kailangan kung kailangan mong pakumbaba, magpakumbaba ka. Anak mo yan eh. Pag umaling naman yan, di lahat masaya. Walang maging problema. Hindi masasayang pagod. Paramdam mo lang na ano, paramdam mo lang na mahalaga siya. Yun lang. Yan, kaya pagtanongin siya, masama ang loob niya sa'yo eh. Pag tinanong ko siya, masama ang loob niya sa'yo. Yun yung factor na nagpapalala. Kaya isa yan sa mga dahilan. Kala bakit? Niya, siya ang ginagalitan. Oh. Yung kapatid niya ang ginagalitan ko, kala siya. Masabi niya siya ang ginagalitan. Ano yan eh? Yan yung, ano pa yan? Traumatic pa yan. Kung ano yung naramdaman niya. Trauma ba? Ano ang tawag doon? Kung ano yung naramdaman niya noon sa'yo. Yun na eh. Hanggang ngayon, daladala niya. Kaya yun dapat ang mawala sa kanya. Kaya kailangan mong palitan yun ng ano. Hapunan mo yun kung ano yung mga pagkukulang mo noon. Di ba? Nasa Manila ka. Ilang taon ka nun? Manila? 5 buwan lang. 5 buwan. No. Tapos napansin ko nga, nung nandun kami, parang hindi naman siya masaya na nakita kayo. Parang ganun. Hindi siya masaya. Tapos nung dinala ko siya doon sa pinsan niya, auntie ba? Yung nasa Tagig? Kita niya yun, si papa niya. Ayaw niya din doon. Parang meron din siyang bad, ano, meron din siyang experience doon na hindi. Kasi, dati nagtira din niya doon. Ayaw niya din doon. Kasi gusto ko nga makita sila. Ang nagkita lang sila, kuya niya. Kaya nung sabi ko, dalhin ko dun sa tita niya, ayaw niya rin. Parang may nasabi din siyang hindi magandang ano eh. Nagtira din yan doon eh. Yung nagtuloy yung nagtrabaho yan. Sa'yo nga, sa mga comment ka, may mga viewers na hindi nagustuhan yung ano. Parang yun nga ang problema sa'yo. Ako, nagdidepensa din ako na talagang si MJ matigas ang ulo. Kinakikita din mga viewers eh. Napapanood nila sa video na si MJ hindi talaga malapit ang loob sa'yo. Ngayon, pag okay na yan, subukan mo nga, ano, basta, alam ba yung magpakumbaba ka. Kung hindi mo naman, nanay ka naman eh.
Lahat gagawin mo para sa anak mo. Maging okay yan, walang problema. Hindi mo kailangan pahirapan na magdala. Pupunta kayong Kadlan, hindi na kailangan eh. Pupunta pa kayong Kadlan. Gagastos kayo doon. Libre din kasi gagastosin doon. Oo. Ako di ko rin maasikaso yun. At sa dami kong ano, ang dami kong... Kaya nga, ang deal ko dyan, te, pag naging okay na si MJ, babalik ako sa suporta dyan. Kasi kung ganyan, tulad yan, huwag mo di man iniinom, di ba sayang? Ibigay ko na lang sa iba. Kung ganyan lang din, eh, sayang eh. Wala man akong sponsor dyan sa mga yan. Walang nag-sponsor sa akin. Sarili kong ano yan, sarili kong pera yung ginamit ko dyan sa mga tinutulungan ko. Ilan yan sila? 8. Walang sponsor yan, sa akin lang. May mga nag-sponsor sa akin sa ibang project. Hindi dyan sa mga sa ano nila, sa mental ano, sa hospitalization nila, hindi. Kaya, pag naging maayos yan, babalik ako sa suporta dyan. Sa ngayon, may gamot naman dyan, di ba? Sikapin yung maubos yung gamot araw-araw. Makikita mong resulta niyan pag yan naging okay. Tataba yan. Maging okay yan. Panatag ang isip niyan. Na? Oo. Yun lang. Kasi basta mag-ano ka, huwag mong pairalin kung may pride ka din. Kung ano pride, huwag mong pairalin na nanay ka. Bakit iyon kailangan sumunod? Hindi man ako nakakapain ng pagsulo pag galit na kasi yan. Kailangan mong gawin ang lahat ng paraan. Turulong ka nagpainom. Lahat ng paraan, gawin mo. Hindi naman, nanay ka eh. Pag sinabi niyang ayoko, wala ka na rin kagawin. Kailangan mong gumawa ng paraan. Gagawa ang paraan na ganyan sa hindi may iinom. Kung kailangan mong magpakumbaba ka, nanay ka naman, wala namang mawala. Kasi hanggat nandyan yung naramdaman niya sa'yo na yung bang dating nangyari, yan yung bumabalik-balik sa isip niya eh. Hanggat nandyan yan, hanggat hindi yan nawawala, hanggat nakikita kanya na parang malayo pa rin ang loob mo sa kanya, hindi yan mawawala. Hindi yan na iinom ng gamot. Sa bahay, okay yan eh. Oh, siya nagkukusang uminom, kain. Pag dinala ko yan sa bahay, pustanta, isang linggo, mataba na yan. Kasi okay ang pakikisama namin doon sa kanya. Kahit sino doon, okay ang pakikisama. Yun ang dapat i-apply mo dito sa kanya. Pakisamahan mo siya ng maayos, intindihin mo siya. Kasi hindi mo siya pwedeng intindihin, hindi yung pwedeng siya ang umintindi at may problema nga siya. Yung sabihin mong matigas ang ulo, yung sabihin mong hindi tinutulungan ang sarili, paano niya nga tutulungan, eh, may problema nga siya. Kaya ikaw dapat ang mag-adjust. Ha? Yun lang, te, para maging maayos ang lahat. Ang suporta ko nandyan pa rin, ha? Sa ngayon, nandyan na ang daming gamot, 3 buwan niyang gamot. Yun lang ipainom mo. Hindi kailang kalindalin sa Kadlan yan. Unang-una, malayo sa inyo. Ang pangit tingnan na nandun, nakakulong. Hindi man yan iwan doon, sinabi ko kanina. Hindi man yan i-ano doon solo. Kaya nga, gastos, di ba? Dito, hindi mo kailangan gumastos, may gamot. Andyan yung gamot, nagsusupply ako ng gamot. Ang gagawin mo lang naman, mag-asikasuhin. Painom. Hindi naman buong araw papainom yan eh. May oras lang sa umaga. Kung may trabaho ka bago ka umalis. O painumin mo muna bago ka umalis. Isang linggo eh. Maniwala ka sa akin. Okay yan. Ha? Yun lang. Hindi mo kailangan ng ano eh. Alis na ako. Ha? Uy. Diyos na tulog. Kakakain mo lang. Tulog ka agad. Umimpikto na yung gamot. Yun. Alis na ako ha. Alis na lang si Kendall. Makinig ka kay mama mo, ha? Ha? Shit. Tumingin ka mo dito at alis na ako. Tago mo sa luka doon. Basta makinig ka sa mama mo, okay? Makinig ka! Sign of oras ka sa inyo. Oh. Sige. Pag meron siyang kailangang, ano, wala din akong pera. Pag meron siyang kailangang bilhin, okay, huwag mong bigyan ng pera, huwag mong siyang pahawakin. Thank you. Pag meron lang siyang kailangan, ha? Pero huwag mong pahawakin ng pera yan. Ha? Ano na yan? Hindi, kinausap ko si Arlene, mama niya, kinausap ko. Oo. Kasi kailangan talaga yan na unawain si MJ. Kasi nga may problema eh. Ha? Nagang-ribok pa siya, nagang-gulok siya. O kaya nga, kaya kailangan intindihin. Oh, tapos, hindi, lumabas nga ay magpapasok man ng bahay. Okay lang, kaya nga siya bantayan. Ito, ikinukulungan eh.
Oh, 500. Bigyan ka 500, oh. Salamat na maigi sa iyo. Bigyan ka, bili kang gatas, ha? Salamat na maigi. Oh. Salamat. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Ano? Saan ka pupunta? Diyan sa anak ko. Dito, una ako dito. Kasi alis na kami, ha? Oh, salamat lang, ha? Payuhan mo din si, ano, payuhan mo din si Ate Arlene na intindihin niya yung anak niya, ha? Oo. Kasi hindi pwedeng baliwalain yan. Alis na kami, Nay. Oo. Sige. Sabi mo sa akin na kung gusto kong ilatid sa Malibago, oh, saka na lang, masabi na lang ako sa inyo. Kinausap ko din si Ate Arlene, eh. Ay, ano? Baka pwedeng doon si MJ sa Malibago. Oo. Para malayo dito sa lalaki. Oo. Pwede siya roon. Ma. Kausapin niya muna yung kapatid. Oo. Ihatid ko kayo doon kung anong mapag-usapan ninyo. Oo. Gawa natin ng paraan yan para hindi kailangang dalhin sa kadlan, ha? Oo. Okay? Ano, sa tingin mo, hindi mo nagpayat? Payat, sobrang payat. Ngayon lang kumain, oh. Ngayon lang kumain, simula umaga. Ngayon lang kumain, alas 4 na. Paano hindi pa payat? Oo. Kung di pa ako dumating, hindi kakain. Hindi nga nakain. Sa akin, nakikinig. Sa mama niya, hindi. Sinakiusapan daw yung anak ko, nagpatulong si Arlene, na tulungan mo ang ako ate na painumin ng gamot. Pinuntahan dyan. Talagang ayaw. Nagkulubong daw ng kumot. Sana nga makinig kasi inuusap ko sana makinig.